Welcome guys, ngayon gawa natin ang part 3 itong defrosting ng career IR33 natin. At dito, i-deploy natin yung manual defrost. At makikita nyo, dito, press lang natin itong arrow down button na may kasamang defrost symbol. At magde-defrost ito. Yung load natin is iilaw. Okay, once more. Yun. D, F, B is magde-defrost siya. Ngayon, papakita ko niya sa inyo na i-disengage natin itong isang evaporator. Itong evaporator sensor niya, i-disengage natin. Pag kinawakan ko ito, yung temperature niya is tataas at i-abort niya yung ating defrost. Hindi siya gumagalaw ng load dahil nakaset ito sa pag nag-defrost, kung ano yung setting niya, yun ang i-display niya. So yun, namatay. Okay? Namatay. Ngayon, ang ipapakita ko sa inyo is pasukin natin yan dun tayo sa time defrost. At makikita nyo kapag naka-engage yung ating evaporator sensor, is nagka-cut off ang ating defrosting na abort. Ngayon, once na pumunta tayo sa A2 set at ginawa kong 0 yan, ibig sabihin pag naging 0 yan is mag-disable yung ating evaporator sensor. Then press set and then i-press ko na itong PRG para i-memorize niya. At muli ko itong ipapasok mga lodi, yung ating dalawang sensor. At makikita nyo na ito yung dripping time natin. 2 minutes na dripping time. Muli ko yung papasok ito at ipapakita ko sa inyo na wala ng defrost termination na nangyari kasi ito is naka-disable. Yung 0 kanina sa A2 is disable ito. So, pasok ko dito. Pasok ko rin natin sa ating refrigerator. Ito. At ayan. Hindi natin papatayin ito para makita nyo na after 2 minutes is mawawalan itong defrost symbol na ito. Although yung load natin, ibig sabihin hindi na tayo nagde-defrost. Ito, dripping time na to. Ayun, tapos na yung dripping time natin. Nag-engage ulit yung compressor natin sa evaporator fan. Ayun, papakita ko sa inyo na po pwede pa rin tayo mag-manual defrost. Pero, yung defrost termination, ito, I suggest na panoorin nyo yung 1, saka 2 natin mga lodi. Dahil series itong ginagawa natin. Itong end of defrost na yung DT1, so DT1 is hindi na mangyayari dahil yung sensor 2 natin is naka-disable. Tingnan nyo guys ha, pupwede ko pa rin siyang i-defrost. Ayan, so DFB defrosting. Ayan, kunin uli natin yung dalawang sensor. Okay. Assuming na tingnan natin ha kung ma-abort pa rin yung ating defrosting dahil 30 minutes ang ginawa natin sa ating DP1 parameter. Max defrost duration is 30 minutes. Ito na yung i-read niya mga lodi. So ito na yung time defrost na tinatawag ha? Yan ang i-read ng ating parameter DP1 dahil ito naka-disable na ito, so useless na ito kaysa, pero for the sake of sa ating mga bago yan, hawakan ko pa rin ito. Ngunit sinisigurado ko sa inyo
ginagarantiyan ko sa inyo na hindi na mamamatay ang ating load. Ito yung load natin para sa ating heater dapat. Hindi yan ma-abort. So, ano mangyayari dito? Tatapusin niya yung cycle na 30 minutes. So, medyo mahaba ang video natin. Gawin ko na lang dito is i-fast forward natin. Ayan. Hindi yan ma-abort. Ha? Careful tayo sa ating pagsisetting. So, gaya ng sinabi ko sa aking maunang video, kapag dinisable natin ang evaporator, ang mangyayari, pang chiller setting tayo. Pwede siya sa chiller. Ayan. Hindi na-abort yung ating defrost. Katunayan, naka-on pa rin yung ating load. So, tatapusin niya yung cycle niya na 30 minutes. At ang tawag dito is time defrost. Ayan. Gusto nyo? Lighter pa natin. Lighteran pa natin, guys. Pero wag na. Ayan. Hindi namamatay ang ating load sa ayan. Ito yung time defrost ang tinatawag. Tingnan nyo yung load natin na bulb sa heater. Sa defrost heater natin is nakalight pa rin. Ayan. Ikot ha. A2. Dinisable natin ito. Ginawa natin 0. Ang bako sa akin dyan. Pag-isabot po guys. Huwag ito nang subscribe. At pag-click na rin ang notification bell para updated ka just in case na meron tayong bago upload ng video. Maraming salamat. God bless.